Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. So what is up mga detective, nandito na naman ako sa aking home court dito sa Pasig para kumain ng isang overload pares dito sa papagot. Samahan nyo ako, tatakawin ko na naman kayo. Let's go! Papa Goods, isang hidden gem dito sa si Raymundo Avenue, Barangay Caniogan, Pasig, na nag-o-offer ng mga pagkain na madalang mo makita sa mga ordinaryong paresan at mga karinderya. Mabilisan lang tong vlog na to. At yung super loaded pares na agad ang in-order ko para yung pinakamatindi na agad yung makikita at matitikman natin. Sayang lang at di available yung utak. Ito pa naman yung pinakagusto kong laman loob na sinasahog sa pares. Sinalik ko na lang sa utak itong bone marrow para at least bigatin pa rin. At siya nga pala, itong super loaded pares ay may kasama ng dalawang fried rice at talagang for sharing ito. Kasi ang daming serving. Makikita dito habang inahalo ko to yung beef, yung tenga, mata, balat, bone marrow at syempre yung malapot na sabaw. Hindi ko napapatagalin to at gutom na ako sa puntong ito. Siyempre, hindi din mawawala dito yung chili garlic oil para intense tong food trip natin. At nung natikman ko na ay okay ito. Iba't ibang texture kasi ng mga sahog ang ma-encounter ng taste buds mo. Plus yung mainit na sabaw, ayos. Medyo nakukulangan lang ako sa lasa ng sabaw at parang lamang yung cornstarch dito. Kaya dapat lagyan ito ng soy sauce para ma-enhance yung lasa ng mismong broth. Once na-fix mo na yung sabaw ay surefire hit na ito dahil sa dami ng servings at sahog nito. Maganda dito ay meron kang kasher at talaga nga naman ang dami nito. Kung available nga lang yung utak, siguradong one level up pa yung quality nito. Pero kahit wala ay good job pa rin kasi meron tenga, mata at balat na kadalasan nga wala sa ibang mga parisan. Malaking bagay ito sa pag-improve ng mga quality ng mga street style pare sa katulad nito. Pero teka, malamang hinahanap at inaantay mo yung bone marrow. May kasabihan kasi na save the best for last, kaya eto. Pero mga detective, nung iniimbestigahan ko na to ay napansin ko na kukunti lang yung laman na meron dito sa bone marrow. Pero since kapalit lang naman to dun sa utak na hindi available ay okay na rin kahit paano. Ang importante dito ay malalasahan ko yung sipsipin na tinatawag na meron dito. Kitang-kita naman dito sa reaction ko na heaven talaga, as in sobrang nagustuhan ko to. Sobrang gusto ko to at sobrang nagustuhan ko to. Kahit na konti lang, okay na to. Perfect na to. Hindi to yung perfect na in the sense na ito na yung number one pares ko. Hindi. Perfect to kasi matagal na ako nag-crave sa laman ng bone marrow at dito natikman ko na rin. So I'll end it here. So sana nakasubscribe pa na. And that's it for this food trip. See you later, kita kids. Babayu!